So, kahapon nag-record ako ng video na it's almost 30 minutes na nakamute pala. So, hindi ko na-upload kasi nakamute yung audio ko. So, hindi ko na tinuloy kasi it's useless. Nagsayang lang ako ng 30 minutes kahapon. Okay? So, but binigyan ko na kayo ng activity sa Schoology, and then kung sana napanood nyo na yung mga in-upload kong videos. Okay? So, para maintindihan nyo lalo kung ano yung subject natin. It's all about essential English. Okay? So, we had preliminary activities about Henry Wadsworth Longfellow, about poetry. Okay? So, ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng tula or yung rainy day ni Henry? Ano yung tula ni Robert Frost? Okay? A Friendly Visit, yung title. Ano nga ba yung ibig sabihin? Okay? So, this is para mas maintindihan nyo, because we are Filipino, this is a mix of Tagalog and English. Okay? So, babagalan ko para sa inyo para mas lalo nyong maintindihan. Okay. So, explain ko one by one kung ano nga ba yung The Rainy Day and A Friendly Visit, Henry and ni Robert Frost. Okay. Tingnan natin yung modules. Open natin yung modules. Tayo ng sandali. We have the PDF here. Okay, so explain ko muna to habang nag-aantay tayo ng PDF na mag-open. Okay, so si Henry Wadsworth Longfellow is one of the 18th century American poets whose works are widely read in the world is Longfellow. So, Henry Wadsworth Longfellow was a great poet. Okay, American poet. So, who was born in 1807. Okay? So he became so popular because people loved the musical quality of his poems. So he was a national literary figure and a world famous personality at the time of his death in 1882. So namatay na siya noong 1882. Ayan. So sorry kasi nasa study area ako, and then so syempre sa study area, if you imagine, nasa malapit ako sa daan. Okay? So, ito, open na natin. Ito na. Okay, nag-loading pa. Okay, si Robert Frost, also a famous American poet, is Robert Frost, who started writing poetry when he was 15. Okay, so, if you want na kung sino man ang writer sa inyo na gumagawa ng poetry at the age of 15, so that's good kasi you are the same with Robert Frost na he was started at the age of 15 years old, okay? And he continued until he died at the age of 88. So just imagine that's his passion, that he writes poetry. Okay, so until he died at the age of 88. Okay, so he enjoyed wordplay and challenges in creating a complex idea in the form of a poem through the crafty use of language. Okay, so sinasabi niya dito na na yung poems or poetry ay isang highest art of language. Itong part na to. Because of its compression or compactness of structure,
Kasi sa creative writing, explain ko rin sa inyo na no one listens to us. So, gusto nating sulat sa poetry, pwede nating isulat as a short story yung mga ating dinadamdam, yung ating feelings or thoughts, nilalagay natin doon so that people listen, kasi gusto nila yung piece na yun. Okay? So, which gives poetry an advantage over other literary forms. Okay, a recent poll which was taken by America's poet laureate Robert Pinsky states that The Road Not Taken by Prose was voted America's favorite poem. Okay, ang gagamitin natin is yung poem niya na A Friendly Visit. Okay, so explain ko ngayon. Doon muna tayo kay Henry Wadsworth Longfellow. Okay, sana napanood niyo yung video kasi hindi ko ulitin kung ano yung paano i-deliver yung The Rainy Day. Okay, so explain ko yung tatlong bagay dito sa tula. The Rainy Day, the context or the meaning of The Rainy Day, the rhyme scheme, the meter, and also yung stanza forms. I-explain ko yun, yung apat na yun. Okay. Explain ko yung stanza. Ano nga ba yung stanza? Stanza is a group of lines. Okay, balik tayo dito. Group of lines. So, ito yung linya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. So, that's the group of lines. So, meaning to say that's the stanza forms. A group of lines. Okay, what is the rhyme? Yung rhyme, the syllable at the end of the last word of line or per line, every line, okay? Okay, so the last word of this line is dreary, but the last syllable is re. Okay, that's the rhyme, re. Okay, the next stanza or next line is weary, but the last syllable is re. So it's the same with the first line. The second line is the same with the first line. So the meaning to say, nagra-rhyme sila. Okay. Ano nga ba yung rhyme scheme? Okay. So just imagine the alphabets from A to Z. Okay. A to Z tayo, ah. A to Z. Okay. So if the first line and the second line rhymes together, you're going to write the rhyme scheme start from the letter A. So the first one is A. Okay? The first line has an A rhyme scheme. And the second one also A. Uulitin mo lang kasi magka-rhyme sila ng first line. A pa rin. Magja-jump ka ng B, letter B, kasi naiba na yung rhyme. Okay, for example, moldering wall, wall, all, fall, all. So, letter B. Okay, A, A, B, B. Okay, yun yung rhyme scheme nung first, second, third, and fourth lines. And the fifth line, umulit sa first line, ibig sabihin, A pa rin. A pa rin yung rhyme scheme. Okay? So, imagine A, A, B, B, and A. Yun yung rhyme scheme ng stanza form. Phrase is stanza form. Okay? Yun yung rhyme scheme. Okay. So, ano nga ba yung context? Ano yung ibig sabihin? Gusto kong maintindihan nyo, basahin nyo yung ibig sabihin ng mga vocabulary sa Words to Know para maintindihan nyo yung context ng The Rainy Day. Okay, so wag magbase sa Google. Okay, wag tayo mag-Google, ah. So some of you, sa preliminary activity natin, nag-Google kayo. Okay, so bawal yon. Bawal na bawal yon. Unless, pwede nating i-search yung sa Google yung mga terms lang, hindi yung sagot mismo. Kasi kayo dapat yung sumagot ng sagot. Okay, hindi yung Google.
So the first stanza form, ang ibig sabihin, the day is cold and dark and dreary. It rains and the wind is never weary. Dreary meaning to say, gloomy, sobrang napakalungkot. Cold and dark. Cold, napakadilim. So imagine, ang connection niyan is sadness. Sobrang lugmok, heartbroken. Parang ganyan, okay? So it rains and the wind is never weary. So yung hangin, hindi napapagod na humahangin. Okay, tuloy-tuloy lang. Hindi napapagod. Okay? It's never tired. Never, kasi yung weary is tired. Kaya never tired. Okay? Hindi napapagod na humangin. Okay? The vine still clings to the moldering wall. Meaning to say, yung vine na, yung dahon na, or halaman na, gumagapang. So imagine, kapag makapit kasi yan, yung vine. Okay? Imagine ninyo yung wall na sira-sira na. Sira. Okay? Broken pieces of walls. Imagine na nakakapit pa yung halaman na yon. Okay? Yun yung ibig sabihin ng third line. But at very gust, the dead leaves fall, and the day is dark and dreary. Okay, bumalik yung last stanza sa first stanza. First line of the stanza form. Okay? So, dito, ibig sabihin, imagine. Just imagine na napakalungkot. Imagine Henry puts emotions, such sad emotion dito sa first stanza form pa lang, ramdam nyo na na malungkot talaga. Okay? So, the second stanza form, my life is cold and dark and dreary. So, nirefer niya na sa buhay niya. Okay, it rains and the wind is never weary. My thoughts still cling to the moldering past. So, ang ibig sabihin pala ng third line, eto, sa first stanza form, eto, yung thoughts niya nakakapit pa sa nakaraan niya. Yun yung ibig sabihin ng third line. Okay. But the hopes of youth fall thick in a blast, and the days are dark and dreary. Okay. So, huwag ko na babasahin. Sa likod ng ulap, sinasabi dito na the sun shines. Okay? So, ang ibig sabihin, kahit masaya ka, kahit feeling happy ka, okay? So, mayroon pa rin, we have days or some days na malungkot. So, it's the balance kasi. Kapag masaya ka, syempre, you have to feel the sadness at the same time. Kasi kapag hindi balance yung dalawang yun, magkakaroon ng problema. Okay? So, it's a total sadness. The rainy day. Dito tayo next sa kay Robert Frost. Oh, maikli lang to ah. A Time to Talk by Robert Frost. Okay. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk. Ngayon habang the whole context kasi, yung batang yon, yung taong yon ay may ginagawa. Nagbubungkal siya ng lupa, okay, with the use of pala, okay? Okay? So etong taong to, tinawag siya ng isang kaibigan. Tinawag siya. Binagalan yung pagtakbo ng kabayo niya, yung horse, para mag-hi or tawagin siya mismo sa daan. Okay? So, ito namang kaibigan niya, I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up in 5 feet tall, and blood, I go up to the stone wall for a friendly visit. Ang ibig sabihin, huminto siya sa paggagawa ng pagbubungkal ng lupa, nilagay niya yung pala doon sa malambot na lupa. Tapos, naglakad siya ng mabagal, and then, hinayaan niya yung trabaho niya.
just to say, just to kamusta, may kamusta sa kaibigan niya. So, Robert Frost tells about friendship. Yun yung ibig sabihin nito ng ano eh, ng friendship dito. Okay? So, when we have friends, kailangan natin na kahit may ginagawa tayo, nakipagkamustahin yung kaibigan natin. So, syempre, mag-hi tayo, kakamustahin din natin sila, kasi they give time for us. Friendship yon. That's the importance of friendship. Ayan. Unless kung bad influence yung kaibigan nyo, iwasan natin yun ha, mga kaibigan natin. Kapag bad influence na yung kaibigan natin, so iwasan natin sila, or pwede nating pagsabihan na ganito dapat yung gawin kasi nagkakaroon na ng problema. Okay. So, a time to talk. Magkaroon ng oras para makipag-usap. Okay? So, be careful with the use of words kasi may mga words tayo na for example, yung record ay iba sa record. Okay? Record is a verb. It's an action. Record is ano? Okay, magkaiba yung gamit nun. So, be careful with the use of words. Okay. So, some of the famous quotes of Longfellow about victory, time, and hope. Basahin natin ha. Sana basahin nyo, intindihin nyo. Okay? So, yung famous quotes ni Longfellow. Okay. So, the first activity that you're going to take is eto, yung binigay ko sa psychology, and then pwede nyo nang sagutan yung activity 1. Okay? Activity 1, eto, comprehension and reading skills. And then, the following day, magkakaroon tayo ng activity about connector. Okay? So, balik tayo dun sa PowerPoint. Next video na pala to sa about connectors. Okay, next video yung connectors, so I'm going to explain it in the next video.